Hi everyone, this is Rhoda Palma. I'm from Sydney, Australia. So, first time ko po mag-premiere ng aking YouTube video sa Team Po ng Inang Dragon. Salamat Miss Vicky for letting me in sa group mo. Salamat din kay Miss Rina for teaching kanina yung paano ba yung mag-upload. And salamat sa buong grupo for welcoming me as well. So, ito po yung first video ko na mag-premiere this coming Saturday. I'm hoping na magawa ko siya religiously kasi gusto ko talagang i-grow yung channel ko because recently po, actually it's not recently, 1 year ago, nag-engage po ako sa isang wellness business. And it's my passion na mag-share po ng wellness awareness, not only in terms of health but also in terms of finances. And naisip ko na yung pagiging YouTuber, kasi majority po ng tao nanonood ng video, di ba? And majority ng tao naging into social media na, lalo na nung nag-pandemic, na naka-lockdown, na very limited yung means para makimingle sa ibang tao. Kaya po, maraming tao ang nag-engage talaga sa social media. And naisip ko, it's a very good vehicle para makapag-connect sa mga larger community para at least yung overall well-being mo maging maayos kahit sabihin natin naka-lockdown. And at the same time, you keep yung connection to different people, you learn from them. Kasi the more na marami kang na-meet, the more na engage ka sa bigger community, the more na mas mag-grow ka. And alam ko bago ko sa YouTube and I have a lot to learn, but in return, I hope na makakreate din ako ng value by sharing yung mga video na kapupulutan naman po ng aral. And since ito po yung unang video ko sa ating grupo, bigyan ko lang po ng konting background about myself. So, naka-migrate po ako sa Sydney, Australia way back 2008 and under po siya ng skilled migration kasi po ang nominated skills ko is accountant. Pagdating po sa Australia, hindi siya ganong kadali kasi marami din po akong na-meet na Filipino na hindi po ganong kaganda yung experience ko. But then marami rin naman pong Pilipino na mababait at nakatulong sa akin. And after 3 weeks ng pagdating ko po sa Sydney noong 2008, naging mapalad naman po ako makahanap ng full-time permanent job. And ang biggest challenge nga po actually pagbago ka sa Australia is preferred nila ang may local experience. Kaya naman nung na-interview po ako noon nung taga-HR, sabi ko, how can I gain local experience if nobody will hire me? Kasi totoo naman po yun, di ba? And napalad naman po, 3 hours after nung interview ko, tinawagan ako, sabi, Rhodora, you're hired. So, until now po, yung company pinasukan ko noon, andun pa rin ako. Kaya 13 years na po ako, I turned 13 years yesterday. And isa pa po is, pag single parent ka dito sa Australia, kasi I'm a single mom, madali po kahit mag-work ka full-time. Kasi meron po ditong daycare. So, nung nag-migrate po ako, 4 years old pa lang yung anak ko. So sa morning, idadrop ko siya sa daycare. Mag-work ako up to 5 o'clock. Pagdating ng 5 o'clock, kumakaripas na ako ng takbo, pick-upin ko siya sa daycare. Kasi po, ang penalty dito, pag nalit ka ng pick-up sa anak mo is $5 per minute. Pero meron kang flag down rate na $20 plus $5 per minute. Imagine niyo yung hingal kalabaw ko. Lalo na kung maliit lang yung hourly rate ko. And then, dito sa Australia, necessity din po ang driving. Kasi, although maraming public transport, pero kasi yung waiting time, it takes a while. Ang biggest lang po na adjustment is, right-hand drive po kasi yung kotse dito. So, tama. Sa Pilipinas, left-hand drive, you keep on right. Dito, right-hand drive, you keep on left. So, since hindi naman po ako batikang driver sa Pilipinas, madali po ako naka-adapt sa pagda-drive dito sa Australia. And sa Australia po, ang difficulty lang pag nag-drive ka pala is
marami pong speed camera. And pag nahagip ka ng speed camera, Luz Valdez na po yung $320 mo. And at the same time, meron ka pang 2 demerit points. And dito po, ang school naman ng mga bata, maganda pong magpaaral sa public school ng elementary and high school. Pagdating naman po ng uni, meron po dito ang tinatawag na study now, pay later. So, lahat, basta gusto mag-aral ng bata, kaya makapagtapos sa kolehiyo kahit hindi pa capable yung parents. Kasi pwede naman sila magkuha ng study loan, tapos pagka-graduate nila, once na-reach nila yung income threshold, then that's the time magsisimula sila maghulog bit by bit ng student loan nila. And maliit lang po yung interest. And at the same time, nandito kasi ako sa Western Sydney. So, hindi ko namimiss ang Filipino food kasi po maraming Asian stores dito. Marami rin kainan ng mga Pinoy. Kaya hindi ko namimiss yung mga Filipino food kasi po makikita rin dito. Pero syempre, iba pa rin yung authentic na niluto sa Pilipinas. Pero good enough na rin po yung nandito sa amin. And another thing is, mag-celebrate po ng special occasion dito like Christmas and New Year. It's just like an ordinary day. So, iba pa rin po yung Simoy Pasko sa Pilipinas. Kahit sabihin natin, hindi na siya kasing extravagant or kasing garbo, kasing saya nung kamukha nung maliliit pa kami. Pero, but then, masaya pa rin magpasko sa Pinas kasi po iba yung comfort na kasama mo yung family mo. And, ang isa po na nagpatatagpa sa amin dito sa overseas is yung Filipino community. But then, syempre, medyo ingat-ingat ka kasi may mga ilan nila na pwede mag-take advantage. But then, marami pa rin naman po yung population na very helpful. And ang Australia po, ang isa pong maganda rito sa Australia, it's a multicultural country. Hindi ko po naranasan hindi po ako nakaranas ng racism. Kasi pag bumunta ka sa kung saan saan lugar, actually minority na nga po yung puti eh. Karamihan Asian. And baluarte-baluarte din po yun. It just so happen, yung una ko natirhan, marami po doon mga Chinese and Korean. Pero since lumipat po ako sa Western Sydney, marami po dito mga Filipino, mga Indians, and mga African-American. So, bihira ka makakita ng mga Australiano. So, yun po, hindi ka makakaranas ng racism kasi nga po, it's a multicultural country. And isa pa pong maganda sa Australia is may government support pag hindi ka capable. Ang isa pa pong maganda is yung company mo nagko-contribute for your retirement fund. And sa amin po, maganda po yung company namin. Ang kinocontribute ng company sa retirement fund mo is 15.9% ng salary mo. And another thing is, yung amin pong Medicare, pag magkasakit ka dito at meron kang Medicare, almost lahat na ko-covered ng hospital. Kung meron ka mang private health insurance, actually, pag may private health insurance ka, magbabayad ka pa nga eh. Pero kung iintayin mo yung sa public, kung hindi ma-urgent yung case mo, kadalasan very minimal o sometimes wala pa nga eh. Most of the time, wala ka pang gagastusin. So, yun po yung gusto ko rito, yung healthcare. In terms of transportation, maganda rin po yung public transport dito. Very convenient. And ang dami pong train and bus. And traffic man, hindi pa rin po kasing grabe nung na-experience kong traffic sa Philippines. And ang maganda po ngayon is lahat po via social media na. So, yung video call sa family, dati kasi overseas call magastos, ngayon with Facebook video call, parang as if kasama mo na yung family mo. So, it's good enough. Although hindi perfect, pero good enough pa rin. And at the same time, naging busy rin po ako sa online community kasi po yung lifestyles, which is yung aking business, ang nakakamiss po yung community ng Pinoy kasi masasaya and ang daming learnings and parang feeling mo sa Pilipinas ka rin kahit malayo-malayo ka and mili-mili yung layo mo. And at the same time, it keep us sane.
Kasi syempre, pag naka-lockdown ka, marami po talagang tao nagsasuffer from mental health issues, which is totally... Hi everyone! It's me again! Yung first video ko po kasi it's 10 minutes lang, so I need to make additional 4 minutes, so i-join ko na lang siya later. So, to discuss naman itong second part ng aking talk for tonight, actually it's morning na po sa Sydney, is... ano ba yung purpose ko, bakit gusto kong mag-create ng awareness? And sa ngayon po kasi lahat is active sa social media. And I'm into LinkedIn, I'm into Instagram but not so much, but I'm heavily involved with Facebook. Ngayon po, nag-start ako ng YouTube. Meron din po akong konti ng TikTok. I'm still on the experimental stage. And ang main purpose ko po is to drive awareness, awareness sa ating overall well-being. So pag sinabi po natin overall well-being, it covers both po yung financial sides and yung health. Kasi naniniwala po ako, health is wealth. Kasi pag nagkasakit ka ngayon, talaga lahat ng wealth mo kaya mong itapon in one go sa drain. Yan din po yung sinasabi ko sa family ko. And gusto ko mag-create din ng awareness. Ano ba yung mga bagay na dapat nating iwasan, lalo na kung nagkakaedad ka na like me? Na parang ilang years na lang, pwede ka na mag-retire. So, kailangan po paghandaan yung retirement. Isa po yan sa mga itinuturo ko rin sa mga kino-coach ko sa finance. And in terms of health naman, sinishare ko po yung mga wellness, awareness, kasi nga po meron kaming products, which is yung nakikita nyo po sa aking background. Yan po yung aming simple but holistic wellness solution. So yung detalye po ng aking mga produkto, i-discuss ko po sa mga susunod kong video. So patikim pa lang po yan. And one year na po ako sa business. Almost 1 year ko na rin ginagamit yung products. And so far, ang dami ko na po mga health issues na na-address at natulungan talaga ng produkto. And at the same time, nakakatulong din po in terms of financial sa mga siblings ko kahit papano, nakakapag-share po ng income. And i-share ko rin po pala sa inyo na every Wednesday, meron po kaming well-being session ng aking grupo, 7 PM Philippines time. So for those na gustong makarinig po, ano ba yung mga pinagkakaabalahan ko? Ano ba yung Wellbeing Wednesday? Message lang po ako kasi ibigay ko yung link. It's either via Facebook group, naka-live po kami every Wednesday, 7 PM, or via Zoom. And every Friday din po, meron kaming hope presentation, 8 PM Philippines time. And meron din po kaming new distributor success orientation program every Saturday at 8 PM. So for those na gusto pong malaman ano ba yung kinabibilangan kong community, global po yung aming community, let me know. And I'm hoping na kinapulutan nyo po ng konti kaalaman and na-enjoy nyo po yung pagpapanood ng aking YouTube video. And I hope na makasama ko pa kayo sa mga susunod na video. And ikan po, thank you, bye-bye!